date na namin. Sobrang nakakatuwa at masaya ako na i-share sa inyo guys. Lumabas na po ang swab test result namin and I am negative! So, yun, after ng ilang days na mag-stay dito, finally, makaka-uwi na kami. Sa, actually, kahapon, May 24, meron ng bill out na pinapermahan sa amin dito sa hotel. Tapos, ang nakalagay doon, last night namin dito sa hotel is May 27. So, sa 28, susunduin na kami ng OWA dito para kunin yung aming certificate. Tapos, ayun, for next vlog ko na lang yung gagawin ko sa 10-8, guys. Finally, nasa bahay na ako at kung ano-ano mga process dun. So, for today's vlog, sasagutin ko muna yung mga katanungan, 5 questions. Sana masagot ko ng ayos. At sana masatisfy kayo sa sagot ko. Sisimulan ko na yung unang question. Kung naranasan ko din bang ma-cancel yung flight sa Taiwan or tapos ilang araw daw akong nag-antay. Hindi po na-cancel yung flight namin. Pero dapat talaga May 16 kami uuwi. Na-move lang siya ng isang araw. Naging May 15. Tapos, ayun, dire-diretso na siya hanggang papunta dito sa Pilipinas. So, number 2 po tayo. Masakit ba yung swab test? Hindi ho masakit yung swab test. So, ganito na lang ho ang gawin natin. Kasi may instruction naman yung magte-test sa atin. Kapag po sinabi ng magte-test sa atin na mag-inhale lang tayo, mag-inhale ka kasi sa kanya ho ilalagay yung stick sa ilong natin kapag naka-inhale tayo. Tapos, iaangat lang natin ng konti yung ating mukha. Tapos, yun na yun, kukuhan ng kanan yun. Sasabayan niya kasi yun. Pag-inhale mo, tapos diretso pasok na ano, sasabayan niya yun. Tapos, tatanggalin niya na. Mabilis lang naman siya. Pero, medyo maano siya sa ano, tawag nito. Yung parang makiliti lang siya sa loob. Ganun yung naramdaman ko. Parang makiliti lang siya. Pero hindi siya masakit. So, dalawang butas ng ilong. Ganun ang gagawin. Tapos, ikakat nila yon, ilalagay nila sa tube. After nun, may isang stick ulit. Tapos, sa bunganga naman, sasabihin mong dalawang ano din yun. Tawag nito, dalawang tusok din ang ginawa sa akin. Yun yung naramdaman ko ha. Tapos, after that, kinat ulit niya, nilagay niya sa tube. So, explain ko lang yung ganitong video na nakita ko. Ayan, nakikita niyo naman. Hindi ho ganyan yung sanaiya. Dalawang stick yung naano sa kanila. Magkabukod yung sa ilong siya kasa bibig. Kaya, huwag ho kayo mag-worry sa ganyan. Kung sa may natugo ho, hindi ho bumubong ilong ko. Hindi ho, mag-relax lang ho siguro tayo tapos sundin natin yung sinasabi nung magte-test sa atin para ang mag-result niya is okay. Number 3, ilang days bago malaman ang result? So, ngayon, 10th day namin. Ngayon ko lang din nalaman yung result ng aming swab test. At sobrang thankful ako kasi syempre answered prayer yon. Negative po ako. Ayun, ulit ko ulit. Masaya lang ko talaga ako. Syempre, achievement yun sa atin. Kasi gusto ko na din talagang umuwi. So, 10 days lang, nakuha na namin yung result. Tapos sa 28, makaka-uwi na kami sa bahay. Makaka-uwi na kami ng bahay namin, mga probinsya-probinsya, ganun. Number 4 na po tayo. Free ba ang accommodation and foods? Yes po, free po siya. Tapos, 3 meals a day. Hindi po kayo magugutom. In case ho na gusto nyo bumili sa labas, magdala na lang ho kayo ng Philippine money para pwede ho kayo mag-order sa Grab or Foodpanda. Nag-deliver po sila dito. Tapos, yung mga staff dito sa hotel, yung nasa lobby, sila ho ang nagbibigay dito sa room. Kakatukin lang kayo dito sa room. Tapos, syempre, dun sa pag mag-order ka sa Foodpanda or sa Grab, sasabihin mo yung name mo. Tapos, anong room number mo.
So, yun po. Pang limang question na natin, ito yung last. Sabi dito, paano mo malalaman ang swab test result? Paano ko siya nalaman? Hanapin ho natin yung FB page ng Philippine Coast Guard kasi ho sila yung nagre-release ng mga result every day. Doon ko nilike ko lang yung page nila para lagi ako updated. So, ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko nalaman yung result ko. So, watch this guys. Philippine Coast Guard. Refresh muna natin. Tapos, scroll down. Ayan, may mga bago silang balita. Ayan. Ayan. Ito yung bagong balita. Ngayon, meron silang na-release na... Meron silang result ng bagong negative. 7,806 lahat. I-click natin itong kulay blue. Ayan. Click natin yon kasi yun yung link niya. So, lahat yan... Nandiyan. Alphabetical naman siya, kaya hindi tayo mahihirapan. So, nasa letter L ako. So, i-click natin itong tatlong bilog. Yan yung lalabas. I-click mo ulit yung hanapin. Ayan. Type mo dyan yung apelyedo mo. Tapos, done. Done. So, ayan guys, nakikita nyo yung pangalan ko. Ayan, Ann Luzon Myrin Ann L. So, ayun, ganun ako mag-check ng result. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. At sa susunod kong vlog, ang process naman ng aking pagdadaanan pauwi sa amin sa bahay. That is for today guys, at maraming maraming salamat. Bago ako magpaalam, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi ho kayo updated sa videos na i-upload ko. Maraming salamat ho. God bless you. Bye!